Raga. Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. In this vlog ay i-guide ko po kayo ano po. Kung halimbawa na magre-renew ka ng passport, kukuha ka ng bagong passport, o kaya naman ay lost passport. Kasi kailangan mo munang kumuha ng appointment sa Philippine Consulate General in Milan. Ano-ano ba yung mga documents na kailangan? Magkano ba ang dapat na bayaran? Paano mo malalaman kung ready na ba yung in-apply mo ng passport, yung pinrasis mo na passport, kung yan ba ay ready na for retiro? Isama na rin natin kung paano mag-fill up ano po ng application form and other details that you need to know. Before po tayo magsimula ha, pa-check muna po ulit kasi baka naandini pa rin si Open Up. Pa-click muna po kay Open Up bago kayo magtuloy-tuloy ng panonood. Salamat po sa inyo. Shoutout kay Papa Jam Channel, isa po rin yung YouTuber dito sa Milan, Italy. Sana po i-visit niyo yung kanyang channel at mag-subscribe din po kayo po sa kanya. Shoutout din sa lahat ng mga certified ragas. Salamat for sticking with me. Hindi kayo nag-iiwan. Ano po? Sana kayo din, kung gusto po ninyo, you can also do the same by joining my channel. Please become a member of my channel. I-click nyo lang po yung join, ano po, para po kayo ay maging certified raga, super raga, or VIP raga. At isa pa pong paraan para po ako inyong masuportahan. Halimbawa po ha, may mga makikita kayong mga patalsas, sana po ay huwag nyo pong isnabit. Panoorin nyo rin po, ano po, at yan po isang paraan para po ako'y matulungan nyo ma-maintain kong aking channel para tuloy-tuloy lang yung paggawa ko po ng mga informative na videos. Grazie raga! Okay, partiyan mo po. Kung kailangan halimbawa na ikuha mo ng passport yung iyong pong baby, o kaya naman ay nasira, nawala yung iyong passport, o kaya naman ay kailangan mo nang i-renew yung iyong lumang passport, di po ba kailangan ay 6 months before ng expiration ay ma-renew na natin po yan. Pero dahil dito sa situation natin dito sa Italy, kailangan mo munang kumuha ng appointment para po makapag-process ka ng bagong passport. Tandaan po natin na ang PCG Milan ay meron lamang pong jurisdiction ano po para po sa mga Pilipino na naninirahan po dito sa Hilagang Italia. Isasahin po natin ngayon kung ano-ano ba yung mga regione po na yan. Una po yung Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Liguria at Valle d'Aosta. Papakita ko po sa inyo ngayon ang step-by-step process ng pagkuha ng appointment sa website po ni PCG Milan para po sa pag-aayos mo ng iyo pong passport. Unang-una na po, pupunta ka muna sa website ano po, ni Milan PCG. Ayan po, itatype nyo lang, isearch nyo milanpcg.dfa.gov.ph at ito po yung pong kanilang homepage. Makikita nyo po yan. And then, scroll nyo lamang sa baba, ano po, scroll nyo para makapunta kayo doon sa renewal po ng passport na kukuha kayo ng appointment. Kita nyo dyan sa screen ngayon, yung mayroong kulay na pula. Yung updated appointment system, yan po ang i-click po ninyo. Pagka na-click nyo yan, ito naman ang inyong makikita. I-click nyo naman yung click here for online appointments for passport, renewal, new, lost passport, etc. Pag na-click nyo po yan, ito naman ang inyong pong makikita. Ngayon, sa parte po na ito, kailangan ay basahin po natin mabuti kasi marami pong instructions dyan na marami kang maintindihan, makakatulong po sa iyo. So ano po, basahin nyo pong mabuti yan and then scroll nyo po. Ito yung makikita nyo na kusunod. Ano po, basahin nyo pong mabuti. At ito yung last part. Makikita nyo dyan na meron akong in-underline ng pula kasi doon tayo magda-download ng form. Ano po, para tayo ay ready na. So pag nabasa nyo yung lahat dyan, naintindihan nyo po yung lahat, ang i-click nyo naman ay yung next. Pag naklik nyo yung next at nakita po ninyo ito, ano po, ang nakalagay ay sorry, no time available for this month. Ano po, ibig sabihin ay wala kayong makukuhang appointment. Ano po, kasi puno na siya. So ano po dapat na gawin pag ganyan ang nakita nyo po ay kailangan natin po na tiyagain. Lagi po tayo mag-visit. Halimbawa, nag-visit ka sa umaga, visit ka ulit sa tanghali o sa gabi, o then kinabukasan, hanggang sa ang makita ninyo ay ito po. Yan. Pagka ganyan ang inyo pong nakita, ibig sabihin, pwede na kayong magkuha ng appointment. Ibig sabihin, eh, meron pang mga slots. Makikita nyo po dyan sa left side, yung pong mga dates na available, yung kulay blue. Okay po. Pipili kayo ngayon dyan sa mga kulay blue na yan,
kung anong gusto ninyong date na kayo ipupunta, na kayo ikukuha ng appointment. And then sa right side naman, makikita po ninyo yung iba't iba pong mga oras. Kung sa tingin ninyo yung araw na yun ay pwede kayo magpunta at yung mga oras na yan ay dapat ay nandun kayo, kaya nyo abutin yung oras na yan, pili nyo lang po dyan. Ano po? So, pag nakapili na kayo, i-click nyo yung next. Ito naman po ang inyo pong makikita, hihingi ng inyo pong detalye. Ano po? Ilalagay nyo kung anong detalye nasa passport, yun din ang ilalagay nyo po diyan. Kiklikan mo yung passport services, yung klase ng servisyo, i-check mo po yun. And then, pipiliin mo yung iyo pong residensa. Ano po, kung saan ka bang regione dito sa Italia. Pag napili mo yan, i-click mo yung save. Okay, sabi niya, saving appointment. And then, pag nag-process na yan, ang sunod na makikita mo naman ay ito po yun. Pag nakita mo po yan, ibig sabihin ay binigyan ka na ni PCG Milan ng appointment. And then, pagka ikaw ay nakapag-book na ng appointment, doon sa ginamit mo na email address ay magdadating sa iyo ang ganitong email. Na ibig sabihin ay kinukonfirm yung iyo pong appointment. Pag may natanggap kang ganyang email, doon sa email na ginamit mo sa registration, ang data bene ang pagkuha mo ng appointment para po sa iyo pong passport. Nakalagay din dyan yung detalye. Ano po, kung kailan at anong oras ka dapat pumunta. At sa experience ko po, days before, mga 3 days, 4 days before ng iyo pong appointment, mag-i-email ulit si PCG para ipaalala sa iyo yung iyo pong appointment. Kung halimbawa naman, hindi ka makakapunta, let's say may kung ano mang importante o hindi ka talaga makapunta doon sa hiningi mong appointment, may option din dyan sa email, pumunta ka lang sa baba, makikita mo doon yung cancel. So kung ikaw ay confirm na yung appointment, mas maganda na bago ka pumunta sa consulate, ano po, General lang Milan, dapat ay ikaw ay mag-download na agad ng modulo. Kagaya po nang nabanggit ko kanina, yung pong pagkuha ng appointment, makikita natin doon yung link para po doon sa mga downloadable forms. So balik lang kayo doon, i-click nyo po yun at dito kayo dadalhin. Ito dapat ang inyo pong makikita. Makikita nyo dyan yung iba't iba pang mga klase ng mga modulo. Example natin, yung sa for adults, renewal. Ito po yung example po, ano po, ng e-passport application form. Nakikita po natin dyan ay for adult renewal. Ano po, halimbawa, ito yung ipaprocess natin. So ito yung kailangan mo na form. Ito po ay editable, ibig sabihin, pwede kang mag-edit po dito. Ano po, pwede kang mag-type dyan. Ano po, para pag na-type mo na silang lahat, pwede mong i-print. O kaya naman, pwede naman ang gawin mo na i-print mo muna and then i-handwriting mo na lang. Ano po, kung ano ang iyo pong mga kailangan na data na ilalagay dyan. Halimbawa, kailangan natin dito last name, first name, middle name, date of birth. May example naman kung paano, ano po, di ilalagay mo yan din dyan. Place of birth, specify mo. Civil status, checkan din natin kung saan tayo papatak dyan. Citizenship, pili din kung saan ito, sagutan din natin. Madali lang naman po yan. Ano po? Then, applicant's contact information, present address sa Italy, kung ano yung address mo dito. Okay? And then, home address sa Pilipinas. Okay, telephone number, email address, mas maganda, pareho doon sa ginawa mo sa appointment. Isa lamang, ano po yan? Halimbawa naman ay ikaw ay may asawa na, ilalagay mo dito. Ano, yung pangalan ng iyo pong asawa. Person to contact in case of emergency, sulat ang pangalan at saka yung contact number po niya, telephone number. Ano po, ito naman pagdating sa parental information, madali rin lang naman, susulat mo lang ang pangalan ng iyo pong ama, citizenship. Ang sa ina naman ay yung before marriage, ano po, yung kanyang last name at saka middle name bago mag-asawa. Yung pong lalagay natin. And then ito po, dahil nga renewal ito, lalagay mo dito yung lumang number ng passport, date of issue, expiration date, ano po ba, issuing authority. Kung yan isa PCG Milan mo din na kinuha dati, yun din ang ilalagay mo po dito. And then ilalagay mo dito kung ano bang status ng iyong latest passport. Apo, pipili lamang po kayo dyan. Ganun lang po yan kasimple. And then, fill upan nyo dito sa signature over printed name, syempre pangalan ng aplikante, at saka pirma, at saka yung date kung kailan yung inyong appointment. Tapos itong sa baba ay huwag nyo pipilapan kasi si PCG ang bahala pong mag-fill up po dyan.
Siyempre po, ang konsilyo ko po sa inyo, mas maigi na bago pa dumating yung araw ng inyo pong apuntamento ay nakapaggawa na po kayo, nakapag-fill up na po kayo ng application form. Para pagdating doon ay dire-diretso na, wala nang hassle. Ano po, madali pagka in-assess yung documents. Hindi lamang yung form ang kailangan nating ihanda, ganun din yung pong mga supporting documents. Ano po, yung mga documents na kailangan natin pong isubmit, yan naman pong ipapakita ko po sa inyo ngayon. Para po makita natin, ma-check yung lahat ng mga kumpleto ng mga dokumentong kailangan, balik lamang kayo sa homepage ano po, ni PCG Milan. I-click nyo yung Our Services and then i-click nyo yung Passport. Makita nyo dyan yung mga requirements for passport application. Pwede rin kayong mag-download diyan. May link din para doon sa mga modulo. Pagdating po dyan sa mga dokumentong kailangan, dadalhin lagi ang original at magpa-xerox na ng at least isa para mas mabilis ang pagpuproseso. Hindi lamang po yan ang ating dapat ihanda. Meron din dito sa website ni PCG Milan sa bandang kanan, makikita niyo po yung maroong bilog na pula, yung mga paalala mula sa Milan PCG. I-click niyo po yan, makikita niyo dyan yung mga PDF na file. Ano po, na kung saan ay marami silang mga instructions pa para maging mas malinaw sa inyo, alam niyo beforehand ng inyong gagawin sa araw ng inyo pong apuntamento. Ma-ready niyo agad lahat. At sa araw po ng iyong appointment, syempre dapat pumunta ka ng maaga. Pero huwag naman masyadong maaga kasi pipila ka rin po dun eh. So kung halimbawa sobra mong aga, matagal kang maghihintay. Ganun din, magsusuot po lagi ng mask, magdala ng sanitizer. Kasi po, bago kayo pumasok mismo doon sa konsulato, ano po, meron po doon guard kukunin ang inyong pong temperature. May pila ulit po doon sa loob, pagsasanitizing kayo kung wala kayong gloves. Meron po silang gloves doon na pinapagamit. Pag nandun na kayo sa loob, i-assess yung inyong pong dokumento. Ano po? At saka yung inyong fill up na application form. And then bibigyan kayo ng number. Then maghihintay. Pag tinawag yung number, ipapasa ulit yung documents, ipapacheck ulit. Ano po? Pagka na-check na, okay ng lahat. Dahil nga nang in-ready mo ang lahat, mabilis lang po yun. Ang sunod naman ay cashier na, magbabayad ka. At pagka po yan ay adult na renewal, ang bayad ay 54 euro. Bibigyan po kayo ng ganito po na resibo, naka-indicate na rin kung kailan nyo po iriritiro. And then, pagka kayo nakapagbayad, doon naman kayo pupunta sa papicturan. Kapag kayo napicturan na, ibabalik sa inyo yung inyong resibo at saka yung pong passport. And then, tapos na po ang inyong pong apuntamento, yung pagpaprocess po ninyo. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ano po, kung paano malalaman kung pronto na ba, ready na ba, pwede na bang iritiro yung passport na pinaprocess po natin. Ano po, kasi although nakalagay doon sa resibo, yun pong date na pwede mo nang iritiro, pwede mo rin siyang i-check sa website pa rin ni PCG Milan. Yan pong ipapakita ko po sa inyo ngayon. So punta ulit kayo sa website po ni PCG Milan and then sa left side naman, makikita po ninyo doon sa homepage. Yan po, binilugan ko na ng kulay pula, yung e-passport tsaka mga paalala pa din. Ano po, basahin nyo pong mabuti yan. Pagka in-scroll down nyo pa ng kaunti, makikita nyo naman po pa rin sa left side yung mga dates po na nandyan. Mapapansin po ninyo, naglagay ako ng araw na kulay pula. So halimbawa, i-check natin yung January 8. Nandyan po yung last name, first name at saka middle name. Kailangan po makikita nyo dyan ng inyo pong pangalan. Ibig sabihin, pronto na pwede nyo nang iritiro ang inyo pong passport. Alphabetized po yan, kaya madali lamang na maghanap. So yun po yung mga detalye na mai-share ko po sa inyo po sa video po na ito. Halimbawa po, meron ko yung mga gusto po na iba pang malaman ng mga detalye. Comment po sa baba at sasagutin ko po yan ang abot na aking makakaya. Kung hindi naman, pwede rin pong i-visit yung pong website pa rin ni PCG Milan kasi lahat naman po ng informasyon na gusto nyo pong malaman ay nandyan. Nandyan din po yung kanilang mga email address, mga contact numbers, pwede nyo po silang tanungin. That's all po sa vlog po na to. Maraming po salamat sa inyo pong panonood. Kung sakali po na hindi ka po nakapag-subscribe sa aking channel, sana po mag-subscribe ka na. I-hit mo rin yung notification bell, piliin mo po yung all para every time na mag-upload ako, magiging updated ka kaagad. Like and follow my Facebook page, Chad Will Guide. At sana po, lagi nyo pong i-thumbs up ang aking pong mga videos. Ma-share nyo rin po sa iba, sa ating pong mga kababayan. Lalo na po pagkaganitong mga vlogs para po malaman din po nila at alam din nila kung ano ang kanilang mga dapat na gawin. Ganun din po, kung magko-comment po kayo, sana gamitin nyo rin po yung hashtag na Ciao RAGA, musta naga. Sabi po ni Richard, wanna be rich? Gotta work hard. By Richard. Questo è tutto. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide.
Grazie raga, alla prossima!